So kung na-click nyo ang aking channel at nag-appear na ang ads, that means na na-monetize na po ako ng YouTube. So kaya meron ng ads na makikita once na click nyo ang aking channel. So kung ikaw ay isa ng content creator na nag-struggle o nahihirapan kung paano ka ba ma-approve at ma-monetize ang iyong channel, o di kaya naman ikaw ay isang nagbabalak pa lang na mag-create ng iyong sariling YouTube channel, ito ang video na dapat niyong panoorin. So, kung bago ka lang po sa aking channel, welcome and be a part of our family / community by clicking the subscribe button down below para sa iba pang ganap sa buhay YouTuber. So, noong May 10, last month lang yun, 2020, ay nakareceive ako ng email mula sa YouTube. At ang sabi nga ay na-reach ko na daw ang 4,000 hours na kailangan kong ma-reach. At noong May 11 naman, nakareceive ulit ako ng message at sinasabi naman doon na na-approve na daw ako for monetization. So, bali, pumapatak na one day lang ang approval ng aking monetization. So, sa iba, kung hindi nyo pa po alam, dito sa policy sa YouTube, kasi kung kayo ay existing content creator na, alam nyo na kung ano yung rules, di ba, para ma-monetize sa channel. Which is, kailangan magkaroon ka ng at least 1,000 subscribers at dapat meron kang 4,000 watch hours. So, dun sa 4,000 watch hours, dun nagkakaroon ng konting struggle. Kasi syempre, alam naman natin, hindi naman talaga ganun kadali ma-achieve yung 4,000 hours. At kung halimbawa nga, na-achieve mo nang mabilis ang 4,000 hours, pero yun nga, nahihirapan ka namang mo-monetize kasi may mali doon sa video. So, iisa-isahin po natin yan kung paano ka ba mamomonetize ng mabilis para magkaroon ka na ng ads at ma-approve ka na at mag-start ka ng kumita dito sa YouTube. Ang pinakauna na dapat mong gawin ay make sure that you read the YouTube guidelines and Google AdSense policies. Bakit kailangan mong gawin yon? Kasi dun mo malalaman yung scope ng mga videos na pwede mong gawin at pwede nilang i-monetize. Kasi kung hindi mo gagawin yun, magkikreate ka lang na magkikreate ng video or mag-a-upload ka lang na mag-a-upload ng video na in the end, hindi naman pala pwedeng ma-monetize. So, ayan, kailangan nyong basahin yun eh. Intindihin nyo kung ano ba yung mga YouTube videos na pwedeng ma-monetize at yung mga restrictions nila na hindi ka ma-monetize kahit na i-upload mo pa yun or kahit na magkaroon ka pa ng million views dun sa particular videos na in-upload mo. Kasi minsan nagmamadali tayong kumuha or makuha yung 4,000 hours na yun kasi napakahirap talaga. Ako sa totoo lang, sa case ko, ang 20 views per upload, hirap na hirap pa akong makakuha niyan. And until now, kasi kung titingnan nyo, yung channel ko kasi is more about my personal experiences here sa Canada. So, yung channel ko, weekly lang ako nag-a-upload before. Weekly lang ako nag-a-upload noon bago ako ma-monetize. So, lately lang ako nag-a-upload ng twice a week. Pero before, weekly lang talaga. And so, kung nabasa nyo yung YouTube policies at yung Google AdSense ng mga guidelines kung ano lang ang pwedeng ma-monetize, malilimit yung pag-upload mo ng mga videos or paggawa mo ng mga videos na hindi naman dapat. Kasi at the end of the day, ma-frustrate ka kung halimbang upload ka ng upload knowing na, ay, ito, nakakuha na ako ng 4,000 hours. Pero, after that, mare-reject ka lang pala for monetization, diba? So, frustrating yung, kasi somehow, nag-exert ka na ng effort dun sa mga videos na yun eh. Nag-exert ka ng effort sa pag-capture ng videos, pag-edit, so, all those things na alam natin na mahirap para sa isang content creator, diba? So, ma-waste lang lahat yun kung hindi ka susunod sa guidelines and policies ni YouTube. Number 2 naman na dapat mong gawin ay to create your own video. So, bakit own video? Kasi para mawala yung mga copyright, yung mga ganyan.
Kasi kung magre-re-upload ka lang ng videos ng iba, malamang ay ang gagawin ni YouTube is either ipa-delete yung YouTube na yon, so mababawasan yung watch hours mo, or kaya talagang hindi ka ma-monetize, hindi talaga ma-monetize yung channel nyo. So it's better to create your own original content. So kanya-kanya naman tayong ano eh, linya kumbaga, di ba? So nung sa case ko kasi, nung nag-i-start ako mag-YouTube, kasi wala talaga akong idea, hindi ko alam kasi ano bang gagawin ko, saan ba ako mag-e-excel, or saan ba ako nakalinya. Kaya ang ginawa ko nung umpisa, wala, random videos lang, yung mga short clips lang nung daughter ko. So wala pa, yung iba nga less than 1 minute lang, 8 seconds. So hindi ko kasi alam kung ano bang gagawin. So which is normal naman. So darating ka talaga sa stage na kung nagsisimula ka pa lang, hindi mo pa alam kung saan ka mag-i-start, kung ano yung linya na patutunguhan ng iyong YouTube channel. And then, nag-upload ako ng first video ko, or yung first vlog ko, which is about yung experience ko as a caregiver. So, kung paano ba ako naging caregiver kahit wala akong experience. So, hindi siya agad nag-boom, hindi agad nag-click yung video kong yun. But slowly, as months go by, ayun yung pinaka-mataas na views na meron ako. So, kaya importante na malaman nyo kung saan ba kayo nalilinya. Kasi nung ako, nag-iisip ako, hindi naman ako pwede sa comedy, hindi naman ako magaling magpatawa, boring naman ako. So, palpak ako dun sa line na yun. Sa cooking naman, or sa mga baking, wala naman talaga akong ano dun, hindi ako marunong talaga sa kusina. So, ano na naman ako, ngangay na naman ako doon. Pagkatapos sa mga family vlogs or mga daily vlogs, iniisip ko, 'di ba? Syempre baguhan pa lang ako, hindi naman ako kilala, small channel lang ako. So, siguro kung meron na akong connections or meron na akong talagang audience na masasabi ko, ayun, pwede na siguro akong mag-daily vlogs or na. Kasi once na may connection ka na, kahit, minsan kahit na ano na lang i-upload mo, pinapanood ka naman ng mga tao, di ba? So, sa akin, syempre wala pa dahil nagsisimula pa lang ako. So, ang ginawa ko, dito sa channel ko, kung mapapansin niyo, it's more about my life and experiences. So, yung buhay ko about sa Canada, yung buhay ko about as a caregiver, yung buhay ko as a full-time mom, at ngayon nga, ang buhay ko as a YouTuber. So, doon, nagbibigay ako ng mga inspirational at informative videos na doon ako nakakakuha ng views. At dahil doon, nakapag-create ako ng sarili kong content, at doon din napadali ang aking monetization. So, kailangan yung i-create mong content, at least yun yung nandun yung heart mo, nandun yung passion mo, doon ka magiging masaya in the long run, di ba? Kasi kung hindi, gawa ka lang ng gawa ng videos for the sake na makagawa ka o makapag-upload ka, mahihirapan kasi hindi ka naman pala masaya sa ginagawa mo. So, mahihirapan ka rin magkaroon ng enthusiasm to make a video. So, kailangan kung saan ka magiging komportable, kung saan ka mag-excel sa tingin mo, which yung sa akin is by sharing my personal experience. Mag-focus ako kung ano ba yung makakabuti sa viewers ko, and at the same time, makakabuti rin sa akin. Kasi yun yung gusto kong gawin, yun yung gusto kong i-share, yun yung gusto kong ipaabot sa mga viewers ko. And at the same time, nakaka-benefit naman doon yung aking viewers, kaya nadadagdagan ang aking views and subscribers. Tapos, nung nag-i-start pa lang ako sa YouTube, hindi ko alam kung mag-a-apply na ba ako for monetization even before ko pa ma-reach yung 4,000 hours at saka yung 1,000 subscribers. Kasi may napapanood ako na ibang YouTuber na nag-apply na sila bago pa nila ma-meet yung requirements na yon. At yung iba naman, inantay muna nila na ma-reach yun bago sila nag-apply. So sabi ko, sa case ko, at that time, nung time na yon, kasi ngayon yata, kailangan mo talaga munang ma-reach bago ka makapag-apply. So, at that time, sabi ko sa sarili ko, okay, sige, mag-a-apply na muna ako. And let's see kung anong mangyayari, kung ma-meet ko ba siya yung requirements in 1 year. So,
good thing na kahit weekly lang ako mag-upload, 'di ba? Weekly lang kasi po ako nag-upload eh. At ang isang mali ko pa nga weekly lang ako nag-upload, tapos yung videos ko pa noon short videos, kaya medyo natagalan ako makakuha ng 4K hours. Dapat pala ang ginawa ko, nag-upload ako at least 2 to 3 times a week, and then longer than 10 minutes para mas marami na agad yung watch hours. Yun. Nag-apply na ako even before ko pa na-reach yung requirement, kaya nung pagdating sa monetization, wala na masyadong processing o procedure na nagawa. Na-approve agad ako in just one day. At yung isang tip ko pa sa inyo kung paano kayo ma-approve agad at mamomonetize agad yung channel ninyo, nung malapit na akong okay, mukhang malapit na ako dun sa requirements, mukhang ma-achieve ko na yung requirements, ang ginawa ko ay yung mga chinek ko, yung thumbnail ko, yung description ko, yung title ko, kasi baka meron akong videos na ipapa-delete, 'di ba? So ang ginawa ko, chinek ko na siya isa-isa, nagbalik na rin ako ng mga titles, ng descriptions na talagang hindi siya medyo debatable or magkakaroon ng argument kay YouTube, para mas madali ring ma-approve ang aking channel. So usually ang chine-check, nasa guidelines din naman yan usually chine-check nila ang iyong channel for monetization according na rin dun sa most viewed na videos mo, yung latest videos mo, yung theme ng videos mo, ayan. So kailangan, at saka according dun sa title, description, and thumbnail. So i-check nyo po yung lahat bago pa kayo mag-approve kay YouTube. Sana po ay nakatulong ang video ito sa inyo na nagbabalak na mag-create ng YouTube account. Ganun na rin sa mga existing content creator natin. At kung nakatulong po ang video ito, please don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang mga ganap sa buhay YouTuber. Kita-kits po ulit sa susunod natin mga videos. Bye and God bless everyone!